guys, welcome back to my channel. In today's video, I will share to you what's inside my makeup bag. And ito ang karaniwang dinadala ko every day pag pumupunta ng office, ganun, pag malaki ang bag, ganyan. And mostly nang nasa loob, kinagamit ko every day. And yun, if you're interested what's inside it, then just keep on watching. Yun, this bag is from MAC Cosmetics. And I think nakita nyo na to sa what's inside my bag ko. And I think matagal na tong bag na to. And pinamana pa to sa akin ng mga titas ko. And yun, let's start what's inside. First things first, I have two products from Uricene. And napakita ko na to sa Watson's haul ko din. I decided to put it inside my everyday makeup bag kasi napaka-importante nila. And ito, ang dalawa to. Ito yung freebies galing sa Uricene. And yun, first is this one, yung lotion. Ayun, nagamit ko na to. And napakaganda niya sa kamay. Malambot siya sa kamay. Ayan. Try ko lang ulit. Malambot siya sa kamay. And next is this one. Yung sunscreen nila. And gustong-gusto ko silang dalhin kasi napaka-handy na itong dalawang ito. Sabi ko nga sa last video ko na napaka-importante lagi na meron sunscreen, especially sa mga may init na lugar at may init na panahon. So yun, lagi ko lang itong dala and this is the best. Next, I have here foundation from Maybelline Fit Me Foundation Matte Poreless Normal to Oily Skin in the shade 115. Ayan. Nung binili ko to, trinay muna ni ate. Anong tawag sa kanya? Basta trinay ni ate yung shade kung magtatama siya kasi wala talaga akong idea sa mga shading. And ito, talaga natatakpan yung mga pores ko. And ayun, hindi siya yung nagkikiki, you know, at saka yung nagdidilaw sa akin kasi napaka-acidic ko. And ang sabi ni ate dun from Maybelline na pabibili ng foundation, kailangan itatry mo muna kapag medyo nagdilaw-dilaw, hindi siya para sa'yo. Or I think kailangan mo piliin lalo kapag acidic person ka. And next naman, I have my super duper favorite na eyebrow pencil from Mumuso. Etong shade na to. And ayan, meron ulit akong extra. Ayan. And what I like about this one is hindi na kailangan niya ng sharpener kasi ayan, adjustable na siya. And meron na din siyang spoolie na kasama. Ayan, ito lang yung shade ko palagi. Or yung isa na parang grayish yung. At yun, since then, ito na talaga. I mean, hindi naman ito yung first na ginamit kong eyebrow pencil. But dito talaga ako nagtagal kasi nga, hassle-free na siya. And maganda siya sa, you know, sa eyebrows ko. And then, ito, nakita niyo na din to. May super duper favorite na super tagal na. At feeling ko nagpapapalit na din na eyelash curler ko. Pero nag-work pa naman. And I love it. Kaya, ayan, hindi ko siya pinapalitan. And next, I have this Maybelline mascara na binili ko dito sa Watson's din. Nakasama sa Watson's haul ko. And nagamit ko na siya. Ito, ayun, ginagamit ko ngayon. At hindi siya waterproof. Eh, kasi kapag magtatanggal ako ng mga makeup, yan,
mag-aano na, or kung makusot ko man to, mag-block mo siya dito. Yung parang, ay, bugs ka na ako na i-block dyan. Ayun ang hindi ko gusto sa kanya. Kasi nagkakalat siya. I mean, nag-block siya. Ayun. Pero all in all naman, maganda naman yung ano niya, nagbibigay siya ng volume sa lashes, extra volume sa lashes. So, I also recommend this one. Next, ito, nakalimutan ko. Ito yung primer. And nakita, nasa Watson's haul ko din to. And since then, binili ko to, ginagamit ko na siya talaga. And I think na nag-work naman, ginagawa niya naman ang trabaho niya sa primer. As you can tell, ano ba? Medyo nag-brighten yung mukha ko dahil sa, I think, dahil sa primer. Ayun. And hindi na hulas ang makeup ko dahil dito, parang naglalahas lumber ang makeup ko dahil sa primer na to. And yeah, big thumbs up siya. Worth the price naman. And mabango. Yan. And then, let's proceed with the makeups. I mean, with the lipsticks. I have here 1, 2, 3, 4, 5. Let's start. Dito muna tayo sa tint. Ayan, this is from the Face Shop. Yung water tint nila na in the shade of Cherry Kiss number 5. Yan. Ito, maganda to. Nag-last din siya sa lips. And yun. I haven't tried na ilagay siya sa cheeks kasi baka magkalat. Pero yun, maganda naman siya. Ang ganda naman yung shade niya. I mean, magkatanda naman yung shade niya. Next, the P is from Maybelline, the Super Stay Matte Lipstick in the shade 70 Girl Power. Ayan. Ito yung isa sa mga nude lipsticks na meron ako. At ito, so super nagtatagal talaga siya sa lips. Yung parang kahit anong kain mo, anong pa rin siya. Ayan, ganyan yung shade niya. This one. Parang mga nude. Pa, hindi, parang nude talaga siya. Coffee-ish. I don't know how to explain, but ayan, ganyan lang siya. And dangulas talaga siya sa lips. And next is this one from L'Oreal, Paris, in the shade I Explore. Ayan. Ganito yung shade niya. Another nude. Parang halos kalapit lang din siya ng Maybelline na meron ako. Ayan. Ito yung L'Oreal, ito yung Maybelline. So, almost the same shade lang sila. Nahihirapan. Ayan, ganyan na. Almost the same shade lang. Ito yung L'Oreal, ito yung Maybelline. So, yan. Pero, mostly na ginagamit ko na ngayon is itong L'Oreal. See? Halos magkaparehas lang pala. Yan. And the next, I have this one from Peach Nude. I mean, in the shade Peach Nude. Hindi ko alam kung anong brand nito, pero galing lang din ito sa pa-package ni Tita. Pa-package yan. Sobrang liit lang niya. Handy. And medyo glossy-glossy type siya. Pinkish. Ganyan. Iba siya sa ito. Ito siya. Ayan naman. Ito siya, ito. Yan. Super nice. Okay. Pag gusto ko lang, may iba naman ang kulay. Pero almost the same lang din siya ng tint.
after school. And then last lippy that I have here is from Sephora. Yan, parang almost same. Alis magkakamukha lang yung mga lipsticks. Shade na meron ako. And ganito siya. Yan. Parang pinkish din siya. Yan. Ganito siya. Medyo matte finish siya. Pero siya. Ang ganda niya. Perfect for everyday. Perfect for everyday. Yan. And then, I have here ponytail. Pag ayoko ng lugay-lugay, pag I have a bad hair day, ganyan, iipit ko lang or yun. Minsan, lagi itong out of place. Lagi nawawala. Hindi ko alam kung nalalagay. Kaya, yun. It's important. Kaya, I have also. And then, I have also breath spray. Yan. From Pearly White. Yan. Ito, napakabango nito. Parang after, kung mag-toothbrush mo, nalagay ako ganyan. And, ang handy niya lang. Perfect for traveling, ganyan. And yun. Then last item that I have here, I don't know kung ipapakita ko pa sa inyo kasi napakadugyot. Pero I believe hindi lang ako ang meron nito sa makeup bag. And ayan. Ayan, lutay-lutay na siya. Galing pa ito ng Pilipinas nung umalis ako. Noong 2018, 2 years na siyang nasa makeup bag ko. And still alive and kicking, you know. Ayan, meron akong blade. Ayan, kasi wala ako nung pang-ahit talaga ng kilay. And hindi ako comfortable. Pag ganun, mas comfortable ako kapag sa mga blades lang. Mas sanay ako pag blade ang ginagamit ko. I know, medyo tricky, pero sanay na talaga ako. Ayan. Never pa ako nasagatan sa ganito. At hindi pa siya mapuro. Hindi lang talaga ginagamit ko itong ayat ko. Ayan. Hindi ko na makita. Yeah, that is it for. And yan, wala nang laman. And that is it for this video. I hope you liked it. And if you have any video suggestion na gusto nyong ipagawa sa akin, let me know in the comment section down below. And I will try to make it. I'll see you on my next video. Bye-bye.